Sa gilid ng kalsadang ito, nadaanan ko ang mag-asawang ito na namamahinga. Sila pala ay pinalaya sa kanilang inuupahan dahil hindi na nakakabayad sa kadahilan ng ang pera sana na ibabayad sa pangupa ay ninakaw raw ng isang tao na nakitulog sa dati nilang inuupahan. At napag-alaman din natin na may karamdaman si nanay na dapat maoperahan sa kanyang katawan dahil sa kakapusan ng pera hindi nila ito mapaoperahan. Namamagana rin ng binti ni nanay. Nagbabaka sakali na lang sila na mabigyan ng mga taong nagdaraan na magkaroon sila ng pagkain sa araw-araw. Magandang araw po mga ka-share the love. Ito po, napahinto po ako muli dito sa gilid ng kalsada at meron po tayong nakita mga ka-share the love na si nanay na parang naka-wheelchair siya at may takip lang yung gilid niya ng plywood at saka ano ba tong parang bubong niya na kulay white. Ayun, makibalita tayo at alamin natin mga ka-share the love kung bakit po sila nandito sa gilid ng kalsada. Nanay, magandang araw po. Magandang araw po, nanay. Kamusta po kayo? Ba't po kayo nandito sa gilid ng kalsada? Ay, nagbabakasakali dito na matulungan kami sa aking operasyon. Opo. Gano'n na po kayo katagal na nangirahan sa gilid ng kalsada? Noong November pa po, nakaraang taon hanggang ngayon. At tapos, taga saan po kayo? Malabon. Malabon. Tapos nanay, napansin ko po na naka-wheelchair po kayo. Eh, mga ka-shared alam, naka-wheelchair po si nanay. Ano pong meron nanay? May sakit po ba kayo? Operahan ako, nabali yung dito sa kaliwang sa malapit po. Sa gilid po. Bali po yung buto ko. At saka kaya rin po kami nakapunta rito kasi pinababa kami ng may-ari ng bahay. Kasi wala na kaming pangupa. Yun po, kaya po kami nandito. Awa naman ako sa inyo, nanay. Pero kayo ay nakaredy ng operahan po? Opo, kaya lang po kulang pa po. Kasi 75,000 lang po yung naibigay ng DSWD. 75 lang. Ang bakal ko po, 120,000 po. So nanay, may nakita rin po ako na mga gamit sa gilid. Ano yan? Opo, ito. At ano mo yun si Kuya? Asawa ko po. So yung mga ka-share dalang, pakita ko lang po sa inyo, no? Nandito po sila sa gilid ng kalsada. At ito po yung mga gamit nila, mga ka-share the love. At yun nga daw, pinalaya sila sa kanilang inuupahan. At kumbaga naglakas na loob na lang sila na manirahan po, mga ka-share the love, dito po sa gilid ng kalsada. Kuya, magandang araw po. Pasensya na po kayo sa abala. Magandang kanari po. Apo. Gano'ng kahirap po yung ganito na lang sa gilid lang kayo na naninirahan? Mahirap po, sir. Malamig po, tsaka pag umuulan po, nahirapan po talaga kami rito. Po. So, sabi ni ate, ay paralisado daw po siya. Opo, yung... So, hanggang kailan po ito na, kumbaga, para maoperahan si ate? Hanggang makompleto po na yung pera, maoperahan na po siya. Pero pag hindi pa po makompleto yung pera na pambayad sa ospital, hindi pa po siya maoperahan. Kasi kailangan po talaga yun. Paano po kuya yung pangkain-kain nyo rito? Minsan po may nag-abot, minsan po wala. Paano kung wala? Wala po ko, tinapay lang po. Gano'n lang po yung kinakain namin. Pinagtatsaga na lang kayo? Opo, tinapay lang po, pinagtatsaga namin. Nag-hati-hati lang po kami. So kuya, may nakita ako na mga gamit, yan. Halos lahat yan sa inyo po? Ito po yung gamit namin. Parang ito kuya, ginawa nyo na rin parang bahay nyo, pero hindi ba kayo pinapaalis dito? Hindi naman po, kasi, pero pag minsan, pag wala daw ako, kinisita po daw siya ng barangay na bawal po daw dito matulog sa gilid ng kalsada kasi daw to, yung private daw po. Sabi po ng asawa ko, hindi naman po ako pwedeng umalis dito kasi hindi naman ako makatayo kasi hindi naman siya makalakad. Yun lang po.
So yung mga ka-shared love, andun po yung kahabagan natin kasi yun, nakakita na naman po tayo na mag-asawa na nasa gilid po ng kalsada at ito po yung at sa karton lang po sila si tatay natutulog, ano po. Tapos yung mga gamit nila, tapos ito po si nanay, mga ka-shared love ay naka-wheelchair po at mawalang, kumbaga, may nakita po tayo na doon na umiihi si nanay, yung kanyang iian. Ito po, naka-wheelchair lang si nanay, mga ka-shared love. Hindi na kayo makatayo, nanay, ano? Makatayo, kaya lang, pag nalaka. Sige po, nanay, lalapit po ako. Nakakatayo pa ba kayo, nanay? Nakatayo, kaya lang hahawak ako. Kung maglalakad naman ako, alalayan ako ng asawa ko. Hindi ako makatagal ng tayo. Dito na rin ako natutulog. Hirap din ako makatulog kasi sa wheelchair lang ako natutulog. Paano lagi sistema po ng buhay niyo, nanay? Yung nga po, malamig, mainit, hamok. Hindi ako makatulog dito ng maayos kasi nga, sinubukan ko rin humiga dyan, masakit, nahirap din ako matulog. Nay, baka may gusto kang panawagan? Sa gusto pong tumulong sa akin, sana po, matulungan po ninyo ako na maopirahan po. Yung sino man pong mabuting puso na matulungan ako. Magpapasalamat ako kung sino man po kayo, yun po. Nanay, ano po yung ano nila? Ano po yung karamdaman nyo o sakit nyo? Ang sakit ko po eh, may polio po ako. Polio na, dun din sa polio ko eh, yun yung naputulan. Oo, talaga po. May polio po ako, so ansin baby pa ako. Yun po. Tumuli yung mga ka-shared love, ayan po. Nandito lang po si nanay. May takip lang po na anong tawag po sa ganito? Parang lona na puti. At ay mga ka-shared love, nasa gilid lang ng kalsada, nag-aantay, nagpapakasakali na mabigyan sila katama ano po, ng pagkain, ano po. Pero kung wala, nanay, kung wala magbibigay, wala rin kami wala makain rin. Pwede po ako manawagan? Sa gumawa sa asawa ko na kumuha ng yung pong inipon niya. Alam niyo, sa ginawa niyo sa asawa ko, nahirapan po. Dahil buti sana kung pera lang ang kinuha niyo, dinamay niyo pa yung lisensya. Okay lang sana eh. Ngayon, hirap na hirap kami. Nagkanda utang-utang ang asawa ko sa kumuha ng pera ng asawa ko. Hindi kami makabayad ng bahay sa dahil sa ginawa ninyo. Sana huwag ninyong gawin sa iba ang ginawa ninyo sa amin. Hirap na hirap kami. Hanggang sa napalayas na kami namiyari ng bahay dahil wala kami pang bayad. Sino pa kumuha nanay ng ano? Ng ipon nyo? Yung pong ano, kasamahan niya sa, nakiano siya, nakitulog po. Opo, nakitulog lang po siya. Siguro, sa sobrang pagod niya, sinamantala ang pagkuha ng pera ng asawa ko. Yun sana ang pang-renew sana niya ng lisensya niya. Wala kayong puso sa ginawa ninyo sa asawa ko. Hirap na hirap, kawawang asawa ko. Nag-a-apply ng trabaho, hindi siya matanggap dahil sa ganyang kalag, sa kanyang itsura, na pagkakamalang may edad na kahit hindi pa dahil sa na-i-stress po sa kalagayan ko, sa katayuan namin ngayon sa ginawa ninyo. So mga ka-share the love, ayun na nananawagan din si ate na kung sino man po yung kumuha ng pera dun sa kaibigan, ano po, katrabaho. Yung bahay na tinutuluyan po niya. Yung po ang kumuha. Sino yung pera? Yung tinutuluyan ng bahay. Yung tinutuluyan. So, sinamantala. So, ayun mga ka-share the love. Sana po, ako sino man po makapanood at yung kumuha po ng pera nila kuya, nila ate, ay laking bagay po sa kanila yung bakit naman daw po kinuha. Yung pangangailangan nila, sana nakakapag-apply daw si kuya. So, mga ka-share the love, pakita ko lang po muli sa inyo. Parang nagtayo po kasi sila dito sa gilid ng kalsada ng barong-barong. At syempre, kahit sino naman po ay pag nakita ito, ay sisitahin po sila. Ayun, andun po yung kahabagan natin kasi
ayun, halos hindi na makagalaw si ate dito sa wheelchair niya. Sabi niya, umaga't gabi, nakaganyan lang siya. Kung wala daw po magbibigay ng pagkain, ay wala daw po. Tapos si kuya, naglatag lang ng karton dito sa tabi ni nanay. Mga ka-shared love, yan po, yung mga gamit nila. Nandun po yung kahabagan, mga ka-shared love. Isama po natin sila sa ating pong panalangin na maging maayos po ang kanilang kalagayan. At syempre, yung maoperahan si ate. So, ayun, nagpapasalamat po tayo. Ayun, nanay, meron po akong konting ibibigay sa inyo. Pagpasensyahan niyo po ako. Pambili niyo ng pagkain, ano nay? O nay, kuha niyo ito. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Saka, yung sino man pong mabait, magpalain sana po kayo ng may kapal. Kayo, may kapal na pong bala sa inyo. Yun lang po. Sige nanay, God bless po. Ano? Tatay, God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Ano? Opo, salamat po. Naman po yan. Ano po? Opo, salamat po. Opo, God bless po. So mga ka-shared love, tutuloy na po tayo. Sana po ay maisama natin sa panalangin ito pong mag-asawa na nasa gilid lang po ng kalsada nakatira. So God bless po mga ka-shared love. At palagi po kayo na mag-iingat. Ano po?